Mga ka-George Sarablocks yan, kung makikita nyo itong kalsada na papuntang Banawera Esterasis, napaka-delikado. Nakita nyo mga bahay sa tabi ng bangin sa kalsada, tapos yung mga sasakyan na nakaparada sa kalsada na wala silang parking space, kundi kailangan sa pupin nila yung main road talaga. Yan o. Tapos opposite lane yan, magka-opposite yan, hindi yan two lanes ha. Magkasalubong yan. Yan, ganyan ang mga daan papunta sa Mountain Province. Very risky, very dangerous talaga. Yan o, mga bahay na sa bangin. Paano kung may mahulog na sakyan dyan? Huwag naman sana. Di kawawa yung mga nandoon sa loob ng bahay. Yan, gaya niya, may nakaparada sa left hand na lane. Paano kung nagkasalubong ka? Di kailangan huminto yung isa. Ano, kumpleto naman, kaya lang, hindi naman lubak-lubak, kaya lang ang problema nga, walang shoulder yung road. Kaya delikado, paano pag may emergency yan, walang choice kundi kumarada ka talaga sa dyan sa main road para ayusin yung sasakyan. Ayan o. Napaka-kwan talaga, napaka-titid yung daan. Tapos, paano yan? Kung may kung may sinusundong ka pang truck na malaki at mabagal, tapos marami kang kayong kasalubong, di wala ka ng chance para mag-overtake. So kailangan sumunod ka lang sa takbo ng truck na iyong sinasakyan or na iyong sinusundan. Yan, tapos medyo foggy at the time na tinatahak namin yung kalsada papuntang Banawera Esterasis. Medyo kwan talaga, umulan-ulan, umaambun-ambun at that time. Yan, kita nyo yung mga bahay dyan sa tabi ng kalsada, mga kongkrito. So ibig sabihin, wala nang chance para mag-widening yung mga kalsada na nandyan. So po yung tulay, makikita nyo yung mga bahay dyan sa tabi ng tulay. Oh, yan. Kaya yan o, may construction pa. Wala man lang nakita na warning device sa mga construction na ganyan. Dapat man lang malayo pa, mga ilang meters away from the construction site, kailangan mayroon ng warning device para maabisuhan yung nagmamaniho ng sasakyan. Yan o, yung tubig, malakas ang ulan at that time. Ano, hindi napaka-delikado talaga. Kaya mabagal lang yung takbo namin. Medyo padilim na at saka umaabon, madilim-dilim na at saka umulan at that time. Ano, kung makikita nyo. Napaka-risky dyan, napaka-dangerous. Lalo na yung mga babagsak na bato, mga mag-erode from the mountains. Yan po. Napaka-delikado. Wala nang space para yan po, nasa bayan kami ng Bugyas na ata at this moment, nasa Bugyas na kami. Ito yung mga municipality dito sa Mountain Province. Bugyas eh, parang malaking bayan ito eh, ng Mountain Province. Hindi ko lang matandaan kung anong province ito sa Mountain Province. Ayan, makulim din ang panahon, cloudy talaga. Ayan, sa lubong namin dyan yung mga truck na nagbibiyahe ng mga gulay from Baguio, from Bundet. Tignan nyo yung mga parada, no? Sa tabi talaga ng kalsada, wala silang choice para magparada. Wala silang parking lot man lang.
dito medyo naligo kami. Kaya, nagtanong kami sa mga standby dyan sa tindahan na yan. Pero, yan. Salamat at tinuro kami kung saan ang dapat na daan yan. Dito sa bandang kaliwa pala, hindi sa bandang kanan. Tulad niya, no? May nakaharang dyan sa bandang kanan. E paano yan kung may kasalubong ka? E kailangan huminto yung isa sa inyo.